Lantarang itinuro ni Senador Ronald Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez na utak umano ng demolition job laban sa kanya. Binigyan din pa ng mambabatas na si House Speaker ang nag-utos kay dating Police Colonel Jovi Espinido na idiin siya sa mga kaso ng war on drugs, extrajudicial killings para madiin siya sa International Criminal Court o ICC. Mian Corvera sa balita. Direktang itinuro ni Senator Ronald Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng demolition job laban sa kanya. Ayon kay de la Rosa, nirekrut umano ni Romualdez si dating Police Colonel Jovi Espinido para idiin siya sa war on drugs at extrajudicial killings para madiin sa International Criminal Court. Si Espinido kasi ang isa sa mga pinagkatiwalaan niya noon para walisin ang mga drug lords. Sino ngayon ang nag-re-recruit na mag-ibig ng mga pulis na babaligtad laban sa amin ni Pangulong Duterte sa para gamitin yung mapinapit na sa ICC? Si Speaker Romualdez din, kasama si yung si Quan, yung House Appropriations Committee na si Saldico, si Talianis, kasama nila at saka si General Nika Director General, General De Leon. Katunayan, isaan niya sa matinangkang i-recruit ay si Major General Romeo Karamat Jr. ng PNP Northern Luzon Command, pero tumanggi itong bumaligtad. Sabi ni De La Rosa, orchestrated ang mga pahayag ni Espinido na inutusan niya ang mga pulis na patayin ang mga dawit sa droga kapalit na umani reward mula sa Pogo, Weteng at iba pang underground economy. Paglilinaw naman ng senador nung hepe pa siya ng PNP, si Espinido ang inilagay niya sa albuera sa Leyte para linisin ang illegal drugs dahil ito ang inirekomenda noon ng nakaupong alkalde. Posiblean niyang sumama ang loob ni Espinido sa kanya nang sibakin ito bilang hepe ng PNP sa Ozamis at mapabilang sa drug watch list. Humingian niya ng tulong noon si Espinido sa kanya. Pero sabi ng senador, wala siyang kontrol dito dahil retirado na siya noon at wala na sa pwesto. Pinipetisyon nila si Juan Espinido na tanggalin doon dahil grabe ng abuso. Magkumukuha na daw ng mga, according to Albelda, sa nakalagay sa leader, kumukuha na daw ng mga construction material sa kanilang mga tindahan at hindi nagbabayad. At kapag sinisingil na, ay nagagalit daw. Bakit nyo ako sinisingil? Gusto nyo, may mangyari sa inyo. Itinanggi rin ng senador ang mga paratang na kumikilos siya para mapawalang sala ang isa sa mga inaakusang drug lord na si Kerwin Espinosa. Hindi ako nasa likuran yan. Paano ko magawa yan? Wala na nga sa power si President Duterte. Do you think kung tawagan ko yung mga judge dyan, nakausapin ko na ipakidismiss yung mga kaso na yan, pakinggan ako ng mga judge. Sino si Bato para pakinggan ng mga judge? Wala na si Duterte. Nanindigan si De La Rosa na politically motivated ang dahilan ng pagbaligtad ni Espinido at iba pang akusasyon laban sa kanya. Naghain na ng resolusyon si De La Rosa sa Senado para paimbestigahan ang umay pagkakasangkot sa illegal na droga ng mga elected government official at iba pang kawaninang pamahalaan. Sa kanyang Senate Resolution No. 1163, sinabi ni De La Rosa na nais niyang linisin ang mga tanggapan ng pamahalaan sa illegal drugs. Pero hindi niya ito paghiganti laban sa administrasyon. Kami na nga ngayon ang ginigipit eh. Okay. Tingnan niyo, kaninong administrasyon na-dismiss yung mga kaso ni Kerwin Espinosa? Panahon ba ni Duterte? Panahon niya, di ba kanyang panahon na ni Bongbong Marcos? Mian Corvera para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.